One. Hi guys, we're back. Nandito tayo ngayon ulit para interviewin si John Marvin, the farmer, Kalungan. Kumusta sa'yo bro? Kumusta? Yun. So, isa ang gusto ko itanong kung nabasa ko yung pangalan mo, yung age name mo, bakit the farmer? The farmer po yung dinala ko age name para i-represent po yung mga farmer because isa po akong magsasaka. Oh, wow. Kaya gusto ko i-represent yung the farmer. Wow, wow. So, isa ka pala magsasaka. So, nakaka-inspired kasi bihira ako makarinig na yun, sinasabi nila na isa ako magsasaka, lumalaban ako. So, napakaganda ang nakita na ngayon pa lang kasi nakita na may fighter pala na talagang magsasaka. Ikaw ba ay nagsasaka pa or dati mo ginagawa ay kasi nagpo-post ako? Ngayon po, hindi na po ako nagsasaka kasi hindi na po ako sa Manila, nagtitraining ako. My previous life is yun po, na nagsasaka po. Proud po ako na magsasaka ako. Yes. Kaya hindi na lang ako the farmer. Yes, napaka-anyan. Actually, para sa akin, sobrang solid yung ganung klase ng age na yun. Ang tanong mo naman, ano yung nag-inspire sa'yo para lumaban, maging MMA fighter? Ano po? Kahirapan. Tapos, my passion, my dreams. Gusto ko balang araw na makatulong din ako sa pamilya ko. This is the way na itong nakikita kong daan na para matulungan ko sila. Yung family mo? Ako. Kasi mahirap po kami. Lumaki po kami sa mahirap. At hindi po kinahihiya yun. Kaya po, gusto ko pong baban na dala ang pangalan na part. Wow. Napakaganda ang maalabis na ginagawa natin para sa pamilya na lang natin. Pero yung family mo ba, yung parents mo, hindi ka ba nahirapan na convincingin sila na ikaw ay lalaban na? Sa totoo po, ayaw ko talaga. Ginawa ko po, lumuwas po ako ng Manila, nakipag sa Balaran, at yun po, nakapasok po ako sa... So iniwan mo na lang sila, hindi ka nagpaalam? Nagpaalam po ako, pero ayaw ko nila. So sinunod ko po yung gusto ko na maging fighter, kaya lumuwas po ako ng Manila, from Leyte to Manila, para maghanap ng gym, at awa ng Diyos. Nakahanap ako sa Catalan Fighting System. Oh, pero nung lumabas ka ba, may mga kasama ka na nag-grupo o mag-isa ka lang? Mag-isa lang po. Grabe, ang hirap nun. Kasi galing sa province, saan yung province mo? Leyte po, Villarreal, Leyte. Leyte, pumunta ka ng Maynila, wala kang kilala. Oh my God! Actually po, pumunta ako ng Manila, wala po talaga. Kahit sa Catalan, wala po akong kilala. So, ganito pong nangyari sa akin. Punta ko ng Manila sa UFC Alabang, may UFC Alabang, kaso nag-close na po sila due to pandemic, more than a year. So, ang nangyari yun, natulog ako, kasi wala akong kilala kanila, natulog ako two nights sa street, sama po ako sa mga homeless. Then, after that, naghanap po ako ng trabaho para makasurvive. Naghanap po ako ng mga construction na pwedeng makasurvive ako sa pang-araw-araw. Yun po, nakapasok po ako sa pagiging welder. Nag-welding po ako ng more than a month. Saka ko po nakilala Catalan Fighting System. Kaya po ako, ayun, sinabi ni Coach Rene Catalan na kung decidido ka, iwan mo yung trabaho mo, mag-focus ka. Ayun, giniba po yung trabaho kasi paano lang na yun eh. Para makasurvive lang ako. Para may panggastos. Para may panggastos. Ayun, iniwan ko, nagpaalam ko ng maayos sa engineer namin at pumunta ko ng Catalan. Wow, nakaka-inspire din. Kasi may marami akong kilala na ganyan na galing probinsya, pupunta ng probinsya, pero pupunta ng Manila, pero kadalasan, trabaho yung hanap. Pero syempre, wala kang mamahal kung time yun dahil pandemic, nagtrabaho ka muna. Pero paano ka napadpad sa Catalan? Ayun po. Maraming pong tatanong sa akin yan na paano daw ako nagpunta sa Catalan Fighting System na wala akong makilala. Wala ko talaga akong makilala. Ang ginawa ko lang po, nagdasal ako. Yun lang po. Tapos, one day, naghahanap ako ng mga fighter na yung may seats sa kanila. Kaso, wala ni isang sumagot o nag-dispatch sa mga chat ko na pwede po bang sumari sa team nila. Kasi, baguhan po ako. So, walang isang tumanggap.
At nakita ko po, gumaan sa news page ko, yung si Coach Rene Catalan. Hindi ko po alam na fighter siya. Hindi ko, ang nabasa ko lang is a founder of Catalan Fighting System Philippines. Ayun po. Ayun sa Facebook. Opo. Ayun, minessage ko po. Sir, would you please help me na maging MMA fighter? Then, ayun, tinanong niya ako. Dami niyang tinanong sa akin kung sinino ba ako. Ayun, binigyan niya ako ng dahil na pumunta sa gym. Wow. Gym pa pang trabaho ko. Okay. At yung nag-contact po. Wow, wow. Kasi totoo nga eh, mayroon talagang mga coaches, may mga gym na talaga tumatanggap ng mga fighter. Doon ka, titrain kita, kanong bahala sa'yo. So, napakaswerte mo, napunta ka sa Catalan Fighting System. Nakaka-inspire. Tanong ko naman, paano mo hinahandle yung mga natalo ka na ba? Opo, my first fight. Paano mo hinahandle? Ang sabi ko, sa sarili ko, this is the last time. I'll do my best, bibigay ko lahat. So parang ano talaga yun, naging motivation mo pa? Opo. So napakaganda naman yan, napakaganda ang motivation yan. Tama, huwag kang mag-give up, yun yung gawin mong motivation mo. So bago tayo magpatuloy, shout out sa ating mga sponsor. Okada Manila, Crazy Win, Top 1 Play, Nueve, at bumili po kayo ng mga tickets, pay-per-view. For, may mga discount po tayo at may mga promos. Punta lang po kayo sa URCC.online. Last question ko, kasi alam ko, pinagdaanan ko, sobrang hirap. Galing sa probinsya, punta ng Manila, nagpagsa kalaran para i-pursue yung passion mo. Ano yung mensahe mo dun sa mga nangangarap din ng mga manor? Mapunta sa end, sa ating mga viewers. Ano po, huwag po silang tumigil mga harap nila kung hindi nila naabot yung mga nila. Sa mga gustong maging fighter din, walang imposible. Ano lang po, maging consistent po tayo. Ituloy natin, push po natin kung anong gusto at anong gusto natin na mabot. Tulungan nyo rin sarili nyo. Then, always mag-pray. Maraming maraming salamat sa iyo. John Marvin, the farmer. Salamat sa iyo.